May iba't ibang kakayahan ang mga tao. Minsan nga lang ay may kakayahan na sadyang mahirap paniwalaan. Kaya ang akala natin ay gawa-gawa lamang nila ang mga bagay na hindi po natin nakikita at nararamdaman. Kahit ang totoo ay hirap na silang iwasan at hindi ito makita. Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Gary, 38 years old at isang loyal listener ng inyong YouTube channel dito sa Cotabato. Hindi ko na mabilang kung ilang storya na ba ninyo ang napakinggan ko. Lalo na yung mga tungkol sa katatakutan. Hindi ko hilig yun, Papa Dudut, pero mas malaki ang impact sa akin ang mga kwentong ini-air ninyo kapag iyon ang tema. Siguro kasi alam ko na pwede ako makarelate sa kanila. Naniniwala ako na bawat tao ay may kanya-kanyang kwento na sadyang mahirap paniwalaan. Papa Dudut, lumaki ako na hindi naniniwala sa mga multo, maligno, duwende o ano pamang nilalang na may kinalaman sa kababalaghan. Kahit pa nga ang sabi noon sa pamilya namin, nasalahin naming ang pagkakaroon ng third eye. Mula sa mga tito, tita, pinsan at lolo ko ay may kanya-kanyang kakaibang kakayahan. Pero natatawa talaga ako kapag pumapasok yon sa isipan ko kasi pwede pala yon. Na pati pala ang third eye ay namamana na rin sa pamilya. Espesyal na kakayahan ba talaga yon o pwedeng sakit na? Sakit sa pag-iisip kaya nagagawa nilang mag-imbento ng kung ano-anong kwento na hindi naman kapani-paniwala. Ang bilis namang gumabi, ang wika ni Steph, ang pinsan ko. Kaya nga eh, hindi natin namalayan ang oras. Wika naman ang isa kong pinsan na si Aldous. Pauwi na kami noon galing sa ilog na pinagliguan namin. Masyado kami nag-enjoy kaya hindi namin napansin ang oras at inabot na nga kami ng takip silim. Wala kasi tayong dalang relo eh, kaya hindi kaagad natin napansin ang sabi ko naman. Si Aldous kasi panay mamaya na, natatawang sabi pa ni Steph. At sinisimo pa ako ah, ikaw nga yung langoy ng langoy dun kahit sinabing uuwi na tayo, singhal naman ni Aldous. Marami kaming magpipinsan pero kaming tatlo ang pinaka-close sa isa't isa. Mula elementary hanggang high school kasi ay magkakasama pa rin kami sa isang eskwelahan. Kaya naman kapag bakasyon ay palagi kaming pumupunta sa ilog para maligo. Uy, bakit biglang napahinto ka dyan? Nagtatakang tanong ni Steph kay Aldous na nasa unahan namin. May nakita kasi akong bata, medyo nauutal na tugon ni Aldous. Baka naman naligo lang din sa ilog yun. Wika ako naman. Ako ang nasa pinaka likod nilang tatlo noon. Hindi eh. Maitim na bata tapos malaki ang mga mata niya. Tugon pa ni Aldous. Tinatakot mo lang yata kami, inis na sabi pa ni Steph. Eh bakit ko naman gagawin yun eh? Kanina ko pang ang pinipigilan ng sarili ko na hindi na naituloy ni Aldous ang sinasabi kasi bigla na lang itong napalingon sa may likuran ko. At bago pa ako makapagtanong ay sumigaw na siya. Kasunod ang mabilis na pagkaripas ng takbo na kaagad namang sinunda ni Steph. Naiwan ako mag-isa bago lumingon sa may likuran ko pero wala naman akong nakita na kahit na anong nakakatakot. Parang gago talaga mga yun oh, natatawang wika ko bago nagpatuloy sa paglalakad. Papa Dudut, bata pa lamang ay bukas na ang third eye ng pinsan kong si Aldous. Kagaya ng nabanggit ko kanina ay naman na niya raw yun sa lolo namin. May pagka-weird din talaga ang pinsan ko na yon kasi may mga oras na bigla na lang siyang matutulala tapos ay namimilog ang kanyang mga mata. Sasabihin niya na may nakikita raw siya na nakakatakot pero kapag nilingon ko ay wala naman ako nakikita. May naririnig din daw siya na hindi naririnig ng normal na tao na kagaya ko. Aldous, curious lang ako. Anong feeling ng nakakakita ng multo? Tanong ko kay Aldous. Nakatambay kaming tatlo noon sa may maliit na kubo
na malapit lang sa may palaya namin. Malalim na ang gabi at malamig ang simoy ng hangin. Oo nga Aldous, anong feeling? Tanong din ni Steph. Mahirap, tugon niya. Paanong mahirap? Tanong ko pa. Mahirap kasi may mga oras na hindi ko na alam kung totoo pa ba yung nakikita ko o namamalikmata na lamang ako. Yung feeling na hindi ko alam kung pinaglalaroan lang ba ako ng mga mata ko o ano eh. Tugon pa ni Aldous. Ano ba yung mga nakikita mo na kakaiba? Muling curious na tanong ko. Marami, saka iba-iba. Yung iba sa kanila, hindi ko maintindihan. Yung itsura kasi malabo, mas okay yung ganun. Yung medyo blurred. Tugon naman ni Aldous. Ah, parang Japanese? Pabirong tanong ni Steph na sabay-sabay naming kinatawa. Sira ulo, natatawang singhal ko kay Steph. Pero kapag naman malinaw, yung nakikita mo anong itsura? Tanong ko ulit. Kapag ganun medyo nakakatakot na talaga kasi ano eh, wika niya na hindi matuloy. Kasi, tanong ni Steph. Kasi madalas madugo, maraming dugo. Nakikita ko sila sa itsura nila kung paano sila namatay. Minsan may babaeng baliang liig, batang sunog ang katawan, o kaya matanda na maraming bukol at sugat sa balat. Nakakaawa pero mas nakakaramdam ako ng takot. Pagkukwento pa niya. Paano naman kapag maligno ang nakikita mo? Anong itsura? Tanong ko pa. Mas mahirap i-explain kasi madalas puro itim lang sila na hindi ko maintindihan saka... Narinig niyo yun? Tanong ni Aldous bago tumingin sa may labas ng kubo. Alin? Tanong din ni Steph. Parang kanina pa may sumisitsit sa atin. Hindi niyo ba naririnig yun? Tanong pa ni Aldous. Baka may nang titrip lang, ang wika ko naman. Umiling si Aldous. Ang mabuti pa, umuwi na tayo. Malalim na kasi ang gabi saka ayaw ng mga maligno na pinag-uusapan sila. Tugon ni Aldous. Lumabas na siya ng kubo kasunod ni Steph. Nagpaiwan ako saglit para pakinggan kung meron nga ba talagang sumisitsit. May mga naririnig akong kakaiba pero inisip ko na lamang na baka may kulnisap o hayop na panggabi lang. Yon ang gumagawa ng ingay. Papa Dudut, kahit pinsan ko si Aldous ay weird din talaga ang tingin ko sa kanya. Kasi hindi ko nakikita o naririnig ang kung ano paman ang sinasabi niya kapag magkakasama kaming tatlo. May mga oras na iniisip ko na baka may sakit na siya sa pag-iisip. Kaya siya nagsasabi ng ganon. O baka iniimbento niya lamang ang mga sinasabi niya sa amin. Solong anak lang din kasi siya at walang kapatid, Papa Dudut. Pwede na gusto niya lang magpapansin kaya pinapaniwala niya ang ibang tao na may kakayahan talaga siya at totoo ang nakikita niya. Kaya may mga oras na hindi ko napipigilan ang asarin si Aldous na gumagawa lamang siya ng kalokohan at storya para mapansin ng Papa Dudut, hindi lang sa compound namin may mga weird na kagaya ni Aldous. Pati na rin sa mga school ay merong kagaya niya. May isa kasi akong kaklase noon na Christine ang pangalan. At palagi siyang nagwawala sa school dahil sinasapian daw ng masamang duwende. Ang sabi ng iba kong kaklase ay natipuhan daw siya ng duwende nang pumunta siya sa may likod ng school para magtapon. May oras noon na sa kalagitnaan ng klase namin ay bigla na lamang siyang mahihimatay. Tapos ay magwawala, iiyak at titirik pa ang kanyang mga mata. Dahil doon ay madalas din siyang nagiging absent sa klase namin. Absent na naman pala si Christine, wika ko kay Steph habang nag-recess kami sa kantin. Oo, ayaw pa rin kasi siyang iwanan noong sumapi na masamang duwende sa katawan niya. Narinig ko yon mula doon sa isang kaklase natin na close si Christine. Tugon pa ni Steph. Naku, ang sabihin mo, baka masamang katamaran ang sumapi sa kanya at hindi isang duwende. Natatawang sabi ko na, uy grabe ka, di naman siguro ganun yun.
ang wika pa ni Steph. Gawa-gawa lang naman kasi talaga nila yung mga nakikita at nararamdaman nila. Palusot lang nila para hindi sila pumasok sa mga klase natin. Wika ko. Hindi ka talaga naniniwala sa multo o mga taong may third eye, no? Tanong pa ni Steph. Siyempre hindi talaga. Para sa akin, paraan lang nila yon para mapansin sila ng ibang tao. Tugon ko. Pero hindi ibig sabihin pwede man silang pagsalita ng ganyan. Alam mo kasi naniniwala ako na hindi madaling magkaroon ng third eye. Hindi madali ang maging kagaya nila kaya huwag mo silang pagsalitaan ng ganyan. Paalala sa akin ni Steph. Papa Dudut, mahirap naman kasi talagang paniwalaan ang mga bagay na hindi mo nakikita, hindi ba? Kaya hindi talaga ako believe sa mga taong nagsasabi na may third eye sila. Hindi rin ako naniniwala sa mga multo o kung ano pamang kababalaghan. Kasi para sa akin ay gawa-gawa lang ng matatanda ang bagay na yon para ipanakot sa mga bata. May mga dahilan din ang mga tao para sabihin nila na nakakaranas sila ng kababalaghan. Kagaya ng kaklase kong si Christine, dinadahilan niya lang yon kasi ang totoo ay tinatamad lamang siyang pumasok sa klase. At yung ibang tao na nagsasabing may third eye sila ay ginagawa nila yon para magmukha silang cool sa ibang tao. Sinusunod ko na lamang din ang payo ni Steph. Hindi ko na inaasar pa si Aldous sa kung anuman ang sinasabi niya sa amin na naririnig at nakikita niya. Kasi ayaw ko rin namang magkaaway kami. Hanggang isang hapon ay nahulog ako mula sa inaakyat ko na malaking puno ng mangga. Nawalan ako ng malay at nagising na lamang ako sa loob ng kwarto ko. Mabuti naman at nagising ka na. Ang wika ni nanay nang imulat ko ang mga mata ko. Ano pong nangyari? Tanong ko habang hawak ang masakit kong ulo. Nahulog ka mula sa mataas na puno ng mangga. Kinakabahan nga ako nang dalhin ka dito ng mga pinsan mo eh. Akala ko kung ano lang nangyari sa'yo. Tugon pa ni nanay. Oo nga po eh, naalala ko na. Nahulog ako mula sa puno kaya pala ang sakit ng pakiramdam ko sa ulo ko. Ang sabi ko bago ko hinilot-hilot ang ulo ko. Mag-ingat kasi kayo sa pag-akyat sa puno. Baka mamaya kung ano nang mangyari sa inyo dahil sa ginagawa nyo ng pinsan mo. Paalala pa ni nanay. Opo nay, pasensya na po kung pinag-alala ko kayo. Tugon ko. Kinusot ko ang mga mata ko bago bumaling ang tingin sa may bintana. Napakunot noo ako nang may maaninag ako doon. Nay? Nay, sino po yun? Tanong ko habang nakaturo sa may bintana. Ha, nasaan? Lumingon si nanay sa tinuturo ko. Ayun po, may bata sa may labas ng bintana, ang wika ko. Ano bang bata ang sinasabi mo? Wala naman ako nakikita. Walang bata na nakatayo sa may labas ng bintana, ang sabi pa ni nanay. Paano pong wala? Ayun po siya. Kumakaway nga sa akin eh. Git ko pa. Hay nako. Kung ano-ano namang mga kalokohan niyang puwapasok sa isipan mo. Wala naman ako nakikitang bata. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na lamang muna dyan. At magluluto na ako ng ulam para sa hapunan. Napapailing na wika ni nanay. Muli kong binalik ang tingin sa bintana at nagsimula na akong kilabutan nang makita kong nandun pa rin nga ang bata. Nakatayo siya sa may labas ng bintana. Magulo ang kulot niyang buhok, madungis ang mukha niya na para bang sa taong grasa. Malaki ang namumulan niyang mga mata at malaki ang ngiti sa mga labi niya kung saan ay lumalabas ang bulok niyang mga ngipin. Muli siyang kumaway sa akin pero inalis ko na ang tingin ko sa kanya at nagtalakbong na lamang sa manipis na kumot. Papa Dudut, isang linggo muna kung hindi pinapasok ng mga magulang ko sa eskwelahan. Panay din kasi ang pananakit ng ulo ko. Pina-check up nila ako at normal naman ang lumalabas pati na sa CT scan ko. Kailangan ko lang daw ng pahinga para tuluyan nang mawala ang pananakit ng ulo ko. Isang hapon ay inutusan ako ni nanay na bumili ng toyo at sibuyas sa may tindahan. Naglakad-lakad na ako pa uwi nang makita ko si Lolo Andoy na lolo ng kaklase kong si Albert. Tinawag ko siya para batiin pero hindi niya ako pinansin. Naglakad lamang siya palampas sa akin. Lolo Andoy,
Saan po kayo pupunta? Tanong ko pa. Medyo nag-aalala ko sa kanya kasi ang alam ko ay meron siyang Alzheimer's. Hindi siya hinahayaan ni na Albert na maglakad-lakad ng mag-isa. Susundan ko pa nga dapat siya nang bigla na lamang siyang mawala sa paningin ko. Napapailing na lamang ako na muling nagpatuloy sa paglalakad. Bago ako makarating sa bahay ay madadaanan ko pa ang bahay ni na Albert. Nagtaka ako nang makita ko na maraming tao doon at medyo maliwanag pa sa loob. Oy Steph, anong meron dyan kina Albert? Tanong ko nang makita ko ang pinsan ko. Ah, yung lolo niya kasi wala na, tugon pa ni Steph. Lolo? Ulit ko. Oo, si Lolo Andoy. Namatay daw siya sa atake sa puso kaninang umaga lang, tugon ulit ni Steph. Seryoso ka ba? Si Lolo Andoy talaga ang patay sa kanila? Tanong ko pa. Oo nga, gusto mo ay silipin pa natin eh. Anyaya niya. Dahil sa pagka-curious ko, Papa Dudut, ay sumilip nga kami sa burol ng sinasabi ni Steph na si Lolo Andoy. At talaga namang nangilabot ako nang makita ko nga ang matanda na nakahiga sa kabaong. Ano mangyayari na umaga pa siyang patay eh kanina nga lang ay nakita at nabati ko pa siya ng malapitan. Sigurado ako na siya yon at hindi ako namamalik mata lamang. Hindi ko na lamang masyadong inisip ang bagay na yon, Papa Dudut, dahil kapag ginawa ko yon ay mas sumasakit lang ang ulo ko. Kaya nang nakauwi ako ng bahay ay dumiretso ako ng kusina. Nagulat ako ng may batang nasa 3 years old halos ang biglang tumakbo sa harapan ko at pumasok ng banyo. Narinig ko pa nga ang pagtawa niya sa loob ng banyo. Sino ba yung batang makulit na yon? Naiiritang bulong ko. Nandiyan ka na pala. Akin na yung mga pinapabili ko sa iyo, pagtawag ni nanay. Inabot ko naman sa kanya ang toyo at sibuyas na gagamitin niya sa pagluluto ng adobo. Nay, sino po yung bata na nandyan sa may sala? Tanong ko. Sinong bata? Wala namang bata dito sa loob ng bahay. Tugon ni nanay na sinimulan ng hiwain ang sibuyas. May bata pong tumatakbo kanina sa harapan ko. Bago ko makapasok dito sa kusina, nandun po siya ngayon at nagtatago sa banyo. Wika ko. Wala ngang bata dito, Gary. Kung gusto mo ay silipin mo ang banyo para makita mo kung meron nga o wala, ang sabi pa ni nanay. Sinunod ko ang sinabi niya at tumungo ako sa banyo. Narinig ko pa rin ang pagtawag ng bata mula sa loob. Sigurado ako na may nakita talaga ako. Pero nang buksan ko ang pinto ay malamig na hangin lang mula sa loob ang sumalubong sa akin. Wala namang bata, hindi ba? Ikaw talaga kung ano-ano naman yung sinasabi mo. Napapailing na sabi ni nanay na nasa likuran ko bago siya bumalik ng kusina. Papa Dudut, mula nang maaksidente ako ay kung ano-ano ng bagay, tao o kung ano pamang nilalang ang nakikita ng mga mata ko. Hindi ko na nga maintindihan kung totoo ba yon o namamalik mata lamang ako. Kasi kapag sinasabi ko kinatatay at nanay ang nakikita ko ay palagi silang walang nakikita. Akala nila, ginugood time ko lamang sila dahil alam nilang pinagtatawanan ko yung mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Nahihirapan talaga ako kasi ilang beses nang nangyari na nakakita ko ng kakilala ko tapos biglang patay na pala sila. May isang beses pa na may babaeng umiiyak sa may likod ng bahay namin tapos nang lapitan ko at tumarap siya sa akin na nakita kong puro duguan ang mukha niya at leeg niya. May matanda rin ako nakita na paika-ika maglakad. Nang lapitan ko siya ay para alalayan, ay saka ako na lang nalaman na putol at nagdudugo pala ang isang binti niya. Tapos nakaluwa na halos ang isang mata niya. Pero ang pinakamadalas kong nakikita ay yung batang gusgusi na siguro ay 5 years old. Madumi ang balat niya. Magulo ang buhok at malaki ang mga mata at palagi nakangiti ang mga labi. Abote nga pa mga ngiti niya at kitang-kita ang bulok niyang mga ngipin. Palagi niya akong kinakawayan na lumapit sa kanya tapos kapag hindi ko siya pinansin ay biglang manlilisik na ang mga mata niya. Ang pakaramdam ko noon ay naging horror movie ang buhay ko dahil sa mga nangyayari na yon, Papa Dudut. Kumusta na ang ulo mo? Tanong ni Aldous nang nasa kubo kami noong kasama si Steph
at kumakain ng banana chips. Magtatakip silim na rin ang mga oras na yon. Medyo ayos na at hindi na masyadong kumikirot, tugon ko. Mabuti naman para makahabol ka na sa klase natin, ang sabi pa ni Steph. Aldous, may tanong ako. Paano ba malalaman kapag bukas ang third eye mo? Baling ko kay Aldous. O akala ko ba hindi ka naniniwala dyan? Nakatawang tanong pa ni Steph. Wala lang, curious lang ako. Wika ako naman. Teka, kukuha lang ako ng maiinom natin. Paalam ni Steph bago umalis sa kubo. Huwag mong sabihin na may third eye ka na, tanong ni Aldous sa akin. Kagad naman akong umiling. Wala ah, curious lang talaga ako, wika ko. Ilang saglit na katahimikan bago ko nakarinig ng mga sitsit. Napalingon ako sa may likuran ko at nakita ko sa medyo madilim na bahagi ng bakura ng batang gusgusin. Kumakaway na para bang tinatawag niya ako. Kagad kong binawi ang tingin ko mula sa kanya. Nakikita mo na rin siya? Seryosong tanong ni Aldous. Napalunok ako bago tumingin kay Aldous. Ikaw din? Nagbitaw siya ng malalim na buntong hininga bago siya sumagot. Oo, matagal na. Kung totoo mang bukas na ang third eye mo, ito lang ang mapapayo ko sa'yo. Kapag nakarinig ka ng sit-sit o pagtawag nila, huwag mo silang lilingunin o papansinin. Huwag mo silang titingnan dahil kapag nalaman nila na nakikita mo sila ay hindi ka nila titigilan, ang wika pa ni Aldous. Papadudot, doon ko napagtanto na hindi pala talaga madali ang magkaroon ng ganitong klase ng kakayahan. Ang pagkakaroon ng bukas na third eye at nakakabaliw na hindi ko maintindihan ang pakiramdam. Pero sinunod ko na lamang ang sinasabi ng pinsang kong si Aldous. Nagpanggap ako na walang nakikita o naririnig na katatakutan. Nagpanggap ako na walang third eye. Kahit minsan ay alam kong nararamdaman nila na nakikita ko sila. Dito ko na po pala tinatapos ang sulat ko at maraming salamat po kung sakali man na mapili po ninyo itong basahin. Lubos na gumagalang Gary. Maraming salamat Gary sa pagbabahagi mo ng kwentong ito. Hindi talaga madali ang pagkakaroon ng kakaibang kakayahan dahil pwedeng hindi tayo maintindihan ng ibang tao. Sa panahon kasi ngayon ay masyado nang makabago ang teknolohiya, pati na ang kaalaman ng karamihan. Kaya nagkakaroon tayo ng kanya-kanya at iba't ibang paniniwala. Pero ano pa man ang mangyari ay dapat na hindi natin kalimutang ibigay ang respeto sa ibang tao. Dahil hindi natin alam kung ano ang pwedeng mabigat na kanilang pinagdaraanan. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories.